Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang upang ang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad, at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpayang kagandahang loob mong sa aming inilaan, upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkakaloob mo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Darating sa Jerusalem ang mga taga-iba't ibang bayan. Sila'y magyayayaan. Tayo na sa Panginoon. Hanapin natin siya at mamanhik tayo sa Kanya. Ako man ay pupunta roon. Maraming tao at bansang makapangyarihan ang pupunta sa Jerusalem upang dumulog sa Panginoon. Sa araw na yaon, 10-10 dayuhan ang mangungunyapit sa bawat Hudyo at makikiusap na isama sila dahil sa balita ang mga Hudyo ay pinapatnubayan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Sa bundok ng Siyon, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabuting bagay o lungsod ng Diyos. Ang ating Panginoon Diyos ay kapiling nating lubos. Pag itinala ko yaong mga bansang sayo'y sasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto at Babilonya. Ibibilang ko rin yaong mga Pilistiya, Tiro at Etiopia. At tungkol sa Siyon, yaong sasabihin ang lahat ng bansa ay masasakupan. Siya'y palalakasin at patatadagin ng kataas-taasan. Ang ating Panginoon Diyos ay kapiling nating lubos. Ang puon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong doon mamamayan. Ang lahat ng ito'y ay magsisiawit at pawang sasayaw. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Tumayo po tayo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
sarili ihain, lingkod manunubos natin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito ni Santiago at Juan, ay kanilang sinabi, Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, hindi ninyo alam kung anong uri ng Espiritu ang suma sa inyo. Sabi niya, sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. At nagtungo sila sa ibang nayon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng ating banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus sa Sareno. Minsan pa'y narinig natin ang marubdob na hangarin ni Jesus na Sareno na tuparin ang kalooban ng Ama. Kaya nga't sinabi niya sa kanyang mga alagad na tutungo sila sa Jerusalem. Alam natin ang Jerusalem, ang lugar kung saan ipagkakanulo siya, hahatulan siya, at papatayin siya. Ngunit hindi ito naging dahilan para matakot si Jesus. Bagkus, patuloy pa rin niyang tinahak ang landas patungong Jerusalem. Bagamat may agam-agam sa mga alagad, may takot, pero si Jesus Nazareno buo ang kanyang loob para tuparin ang kalooban ng Ama. Ngunit narinig din natin na marami ang naging hadlang sa marubdob na hangarin ni Jesus na pumunta sa Jerusalem at tuparin ang kalooban ng Ama. Kaya nga't nung sila'y nagtungo sa Samaria, nagpadala siya ng mga sugo, hindi sila tinanggap. At narinig natin ang mga alagad, lalo na si Santiago at Juan, na kung si Jesus sa Sareno ay marubdob ang hangarin, naglalagablab ang damdamin para tuparin ang kalooban ng Ama, ito naman mga alagad, naglalagablab ang kanilang damdamin na maghiganti sa mga taong kaiba sa kanila. Sa mga taong sa mga mata nila, hinahadlangan ang kanilang hangarin tuparin ang kalooban ng Ama. Maganda ang intensyon,
tuparin ang kalooban ng Ama. Maganda pa rin siguro na sa puso nila dahil may mga humahadlang dapat ay tanggalin ang hadlang. Ngunit mali ang pamamaraan ng mga alagad. Ang kanilang pamamaraan ay karahasan. Ang kanilang pamamaraan ay kapahamakan. Natatandaan natin nung hinadlangan din si Jesus sa Sareno ni Pedro mismo. Anong ginawa ni Jesus sa Sareno? Pinuksa ba niya si Pedro? Pinahamak ba niya si Pedro? Opo, tinawag niyang Satanas si Pedro nung inahadlangan siya sa kalooban ng Ama. Pero tandaan natin yung sinabi ni Jesus sa Sareno, pumunta ka sa likod ko, Satanas. Ibig sabihin, sumunod ka. Pinapasunod niya yung mga humahadlang sa kalooban ng Ama. Hindi niya pinupuksa. Hindi niya pinapahamak. Ito'y napakagandang paalala sa ating lahat, mga kapatid. Minsan, maganda ang ating hangarin. Mabuti ang ating intensyon. At siguro nga, masama ang iba sa tingin natin. Siguro nga, tayo ang panig sa Diyos, panig sa katotohanan, panig sa kabutihan. Pero hindi ito dahilan upang ang kaiba sa atin ay ipahamak natin. Hindi dahilan na nasa tama tayong panig at sila'y nasa maling panig ay sisirain na natin sila. Hindi kailanman yan ang landas ni Jesus Nazareno. Ang tunay na sumusunod kay Jesus Nazareno, bagamat tama siya, bagamat siguro nga mali ang kabilang panig, ang landas ni Jesus Nazareno ay landas ng kapayapaan, landas ng pag-ibig, landas ng kaligtasan. Kaya nga sabi ni Jesus Nazareno, naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. Ipagdasal natin na huwag paghihiganti. Huwag pumasok sa utak natin, sa ulo natin, na bagamat nasa panig tayo ng tama, may karapatan na tayong sirain, yurakan, saktan ang iba. Hindi ito ang pamamaraan ni Jesus Nazareno. Nakakalungkot maging sa social media, sa harapan, kapag iba yung tao sa atin, pinapahamak natin, sinisiraan natin, inaalipusta natin, minamaliit natin. Katulad tayo minsan ni Santiago at Juan, naglalagablab nga ang puso natin, naglalagablab nga para sumunod sa Diyos, pero naglalagablab din laban sa kapwa. Kailanman hindi yan ang paglalagablab ng kalooban ng Diyos. Katulad ng puso ni Jesus, naglalagablab tuparin ang kalooban ng Aba, pero naglalagablab din sa pagmamalasakit, pagmamahal, at pagligtas sa ating kapwa. Kung may natitira o nangingibabaw na galit ngayon sa puso natin, hayaan natin ng apoy sa puso ni Jesus Nazareno ang maglinis, tumupok, at magpanibago sa ating mga puso.
Nawa, katulad ni Jesus Nazareno, kapayapaan, pagtalima sa kalooban ng Ama at pag-ibig ang maglagablab sa ating mga puso. Tumayo po tayo. Minamahal kong mga kapatid, mapagpaumanhin ng Diyos at alam niya ang ating mga pagdurusa. Manalangin tayo sa Kanya upang tulungan niya tayo sa ating pagbabalik loob at pagpapanibagong buhay. Ang ating tugon, Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang Kristiyanong sumasampalataya, naway pakinggan ang panawagan ng Diyos sa pananalig at pagsisisi. Manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Tayo naway bigyan ng Diyos ng katapangan upang italaga natin ang ating sarili na maging malaya kay Kristo ang mga nakapiit sa kanilang pagkamakasarili. Manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang mga may pusong hungkag at nanlalamig, naway matagpuan ang kaligayahan sa pamamagitan ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang mga may sakit sa isip at katawan, naway magkaroon ng ganap na kagalingan. Manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang mga tapat na yumao, naway masiyahan sa liwanag ng bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Tahimik nating idulog ang iba nating kahilingan. Panginoong mahabagin at mapagmahal, pakinggan mo ang mga hinaing ng mundong nakakulong sa pagdurusa at kasalanan. Sa pamamagitan ng iyong anak na puspos ng kagandahang loob, iniingi namin sa iyo ang biyaya upang makasunod kami sa kanya palagi. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating pag-aayon ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aayon sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha,
loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito naway siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sayo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ang kabyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung ang nananaig sa amin ay galit, paghihiganti, at pagkasira ng aming kapwa. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito si Jesucristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass in service sa darating na October 5, Webes, sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Available na po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sa makabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na magaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na amin ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta sa Quiapo at ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa pagpapagawa at paglinis ng ating simbahan, sa mga nagdadala po dito ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pangayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa mga nangangailangan. Hindi dahilan ang tama tayo at sumusunod tayo sa Diyos para hangarin natin ang kapahamakan ng ating kapwa. Ang landas ni Jesus Nazareno ay landas ng pag-ibig, kapayapaan, at kaligtasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo ka.
kami sa kasalanan.